nabanggit nyo kanina sa unang mga statement about yung nangyaring smog sa Metro Manila. Gusto ko pong linawin to. Hindi po kami nagbago sa interpretation ng smog sa Metro Manila ay galing sa pollution. Bakit po? Nagkaroon po kasi ng tinatawag na temperature inversion dito sa hangin, dito sa Luzon. At ito pong temperature inversion ay imbes na tuloy-tuloy na lumamig ang hangin mula sa ground papunta sa ibabaw, ay meron pong layer na mainit, mas mainit kaysa sa ilalim. At yung mas malamig na hangin ay imbes na umakyat papunta sa ibabaw, na dala-dala ang mga pollutants ay hindi na di-disperse, hindi siya makaangat. Okay. At ang air quality ng Metro Manila at ang karatig na probinsya ay nagsisimula nang mag-deteriorate noong June 25 at hindi na maganda noong June 26 and 27. Take note na wala pong sulfur dioxide pang umaabot sa Metro Manila noon. So, sumatotal, yung pagkakaroon ng harang sa elevation less than 1 kilometer ang nagpigil na mapaakyat pa ang mga pollutants at nag-ipon o natrap ngayon yung mga pollutants. Kaya nagkaroon ng smog. Ngayon, nung nagkaroon ng mas mataas na pagbuga sa Taal Volcano nung Lunes, yung asopre ay na-disperse over Metro Manila at ibang probinsya. So, nagdagdag po yun doon sa hazy condition. Hindi naman gumapang po ang cloud mula sa Taal above ground. Kasi ang fog po ay usually above ground lang po yun. Ano? So, gusto pong linawin yung haze, nakadagdag po yung pag-disperse ng sulfur dioxide gas mula sa Taal over Metro Manila and nearby property. How alarming? Should we be alarmed by this kind of activity of Taal? Doon po sa Taal, yes po, sa kalusugan ng mga tao, kung talagang matindi at tuloy-tuloy. For example, ngayong araw, may fog po ng bandang alas 10:30 sa oras and then later at 3:15. No? So, ang suggestion po namin sa local government ay magkaroon ng health check madalas sa mga lugar na malapit sa bulkan. At kung talaga may matinding effect sa mga tao, ay ilayo muna sila, magkaroon ng temporary evacuation away from the area na mayroong sulfur dioxide. At siguro magkonsulta din sa mga medical doctor upang lang mapangalagaan yung kalusugan ng mga tao. Kung stay indoors lang at kaya naman manatili sa loob at walang nangyayaring masama, okay lang din yun. Pero syempre, maliban sa COVID-19, ang kailangan babantayan ay yung epekto ng gas pagdating po dyan sa lugar sa Taal Volcano.